Hi, Criminology Reviewees! Welcome sa Tatak Criminology! Isa ako sa mga pinalad makapasa, year 2016. First take. Hindi man akong nag-top, at least, nabiyayaan naman ako ng 83.15 na rating. Napakalaking bagay na yun. So sa mga hindi pa nakakapaghanda, ito ang tips paano paghahandaan ang Criminology Board Exam. First step, tignan ang website ng PRC para malaman ang schedule ng Criminology's Licensure Examination. Makakatulong sa'yo ito para masukat mo kung gaano pa katagal ang preparation mo para sa board exam. May hahanda mo na rin ang mga requirements na dapat mong ipasa. Step 2. Assess yourself and performance in college. Kunin mo yung transcript of records mo. Tignan mabuti ang mga subject, kung saan ka mahina at saan ka magaling. Kung magaling ka sa criminalistics way back in college, pwede mo munang ihuli ito. At tutukan ang subject kung saan ka hirap noong college. Guys, mahalaga ang foundation. Dapat yung mga nire-review mo ngayon ay summary at pag-recall na lamang sa mga pinag-aralan nyo noon. Third step, pumili ng relevant study materials. Pag sinabing relevant, bago, updated. Review materials. Always double check. Kung bibili ng libro, basahin ang reviews kung talagang maganda ito. Fourth step, mag-start sa isang subject area at gumawa ng review timeline or review plan. 6 areas ang scope ng Criminology Licensure Examination. Ito yung Criminal Jurisprudence, Law Enforcement Administration, Criminalistics, Crime Detection and Investigation, Criminal Sociology at Correctional Administration. Huwag mong pagsabay-sabayin ang mga subject na yan i-review. Masakit sa ulo kapag pinaghalo-halo ang mga ito. Huwag mong gawing criminalistics ngayon, mamaya CBI naman ang hawak mo. Gumawa ako ng review timeline o review plan. Ang dapat mo lang gawin ay unahin ang subject area kung saan ka nahihirapan. Katapos nun, i-divide mo sa mga buwan na natitira na lang sa iyong review. Mas organized pag ganyan. July to September, magbasa muna kayo ng magbasa. Familiarize yourself sa lahat ng terms, lalo na yung mga basics ng criminology. Yung iba, situational dahil outcome-based na nga ang exam. Pero kung kabisado mo ang mga concepts, theories, at elements sa subject na yon, mas madali mo ito masasagot. October. So nakita niyo sa timeline, yung October natin, yan ay nakalaan dapat sa question and answer. Para matest mo if worth it ba yung pagbabasa mo ng mga review materials. Okay, so yun na yung apat na steps paano paghandaan ng Criminology Board Exam. Doon naman tayo sa 10 tips para sa mga criminology reviewees. Number 1, magdasal bago simulan lahat ng pagre-review. Ask God for guidance and knowledge na maintindihan mo lahat ng binabasa mo. Number 2, magsimula ng maaga. Pag mas maaga ka nag-start sa review, hindi ka magpapanik kung kahit malapit na ang board exam. Number 3, prioritize your review. Umiwas muna sa social media at mobile games. Isipin mo, mas marami kang time makalaro o makaka-Facebook pag nakapasa ka na sa board exam. Mas hindi ka makaka-ML o makaka-Facebook pag bumagsak ka kasi magre-review ka naman ulit. 4. Sanayin magbasa at sumagot ng tanong sa umaga at hapon. Doon kasi ang schedule ng exam.
para hindi ka antukin sa actual exam mo. 5. Give at least 2 hours per day kung gusto mong pumasa. Kung gusto mong mag-top, higitan mo pa yung 2 hours na yan. Number 6. Pag-aralan kung paano sumagot ng multiple choice. 7. Kung kaya mo or magaling kang mag-memorize, gawin mo. Malaking help yan sa criminalistics, CDI at LEA. Number 8. Always take down notes. Mas maaalala mo yung dinidiscuss pag sinusulat mo. 9. Sumali sa legit review groups. Yung mga may national lecturer na admin para masagot yung mga tanong mo about sa board at subject na hindi mo magets. Number 10. Kung may budget, mag-review center ka. Maraming bagong terms at lectures ang hindi mo pa na-encounter kaya didiscuss nila doon. Yan na ang mga tips, mga criminology reviewees. Actually, iba-iba tayo ng preparation para sa board exam. Sana makatulong ang mga ito para sa paghahanda mo. Good luck and God bless!